Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Buksan po natin ang ating mga kopya ng banal na kasulatan sa aklat ni Jude. Matatagpuan niyo po ang Jude pag nakarating po kayo ng Revelation, kumaliwa lang po kayo ng konti at makikita niyo ang Jude. Jude verses 8 hanggang 16. Tayo po'y tumayo sa ating pagbibigay galang sa banal, walang mali, walang bahid na salita ng makapangyarihang Diyos. Jude verses 8 to 16. Yet in like manner, these people also, relying on their dreams, defile the flesh, reject authority, and blaspheme the glorious ones. But when the archangel Michael contended the devil was disputing about the body of Moses, he did not presume to pronounce a blasphemous judgment, but said, "The Lord rebuke you." But these people blaspheme all that they do not understand, and they are destroyed by all that they, like unreasoning animals, understand instinctively. Woe to them! For they walked in the way of Cain and abandoned themselves for the sake of gain to Balaam's error and perished in Korah's rebellion. These are hidden reefs at your love feasts as they feast with you without fear, shepherds feeding themselves, waterless clouds swept along by winds, fruitless trees in late autumn, twice dead, uprooted, wild waves of the sea, casting up the foam of their own shame, wandering stars from whom the gloom of utter darkness has been reserved forever. It was also about these that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, "Behold, the Lord comes with 10,000s of his holy ones, to execute judgment on all and to convict all the ungodly of deeds, ungodliness that they have committed in such an ungodly way and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against him. These are grumblers, malcontents, following their own sinful desires. They are loud-mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage." Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan. Maaari na po kayong maupo. Isang magandang hapon sa lahat ng nakikinig dito sa Auditorium B. Kahit yung mga hindi nakaririnig sa kanilang tainga, ngunit nakaririnig sa kanilang puso. At ang inyong mga dalangin, kanina, hirap na hirap kaming mamagitan sa inyo dahil kailangan i-translate ang inyong mga panalangin. Ngunit alam nyo, ang Panginoon, hindi kailangan ng translator. Nakita na niya ang laman ng inyong mga puso at ang inyong mga dalangin. At ang higit pa rito ay kanya nang narinig at kanya nang sasagutin. Yan ang ating kaaliwan na ang ating Diyos alam ang lahat. Nagpapatuloy tayo sa ating serye sa maliit na aklat ng Jude na ang tema ay Contending for the Faith Entrusted to Us. Isang pakikipaglaban sa kaisa-isang pananampalataya
na ipinagkatiwala sa atin ng ating Diyos. At ang titulo ng mensahe ngayong hapon ay ang kanilang apostasiya. Ang kanilang apostasiya. Verses 8 to 16 ng maliit na aklat ng Jude na ating binasa kanina lang. Sa nakaraang mensahe, nakita natin ang paglalarawan ng mga bulaang propeta na sinabi ni Jude ay dadami sa mga huling araw. Ipinakita niya rito, isinaad niya, ibinalangkas niya ang kanilang larawan. Sila ay manlilin lang. Sila ay mapapahamak at magpapahamak. Sila ay di makadiyos. Sila ay di matuwid. At sila ay di naniniwala kay Kristo Jesus. Datapwat sila ay mga hungkag na mananampalataya lamang sa pananalita, ngunit hindi tunay na mananampalataya sa kanilang diwa. Ang kanilang kawalan ng pananampalataya, ang kanilang paghihimagsik, at ang kanilang paggawa ng kasamaan ay sasalubungin ng puot at tiyak na kahatulan ng ating Diyos. Nagbigay siya ng tatlong halimbawa noong nakaraang linggo. Yung halimbawa ng mga hindi naniwala sa bayang Israel na namatay sa ilang. Yung halimbawa ng mga anghel na iniwan ang kanilang kagilagilalas na pwesto sa langit upang mangalon niya at makiapid sa mga babae sa lupa, at yung halimbawa ng Sodom and Gomorrah na punong-puno ng kasamaan at pagre-rebelde sa Diyos na sinunog ng Panginoon dahil sa kanilang kasamaan. Ngayon naman, makikita natin ang ilang bagay na naglalarawan muli ng kanilang buhay. Ano bang klase ang mga apostate na ito? Makikita natin ang kanilang pagsasalungat sa otoridad ng Diyos. Makikita natin ang kanilang paglakad sa paghihimagsik. Makikita din natin ang kanilang pagbibigay ng hungkag na pangako sa mga tagasunod nila at ang tiyak na kahautulan sa kanila sa huli. So yan po ang makikita natin sa teksto natin ngayong hapong ito. Nung binasa ko po, natitiyak ko na maaari pong kayo'y napakunot. No? Napakunot siguro kayo. Sapagkat may mga bagay dito na tila mahirap maunawaan. Susubukan po natin na ipaliwanag sa inyo, ngunit ang importante po ay yung underlying na message ng mga halimbawa na isinaad dito ni Jude. So una sa lahat, yung mga apostate, ang kanilang apostasiya ay nakikita dahil sinasalungat nila ang Diyos. They blaspheme the authority of God. No? Sinasalungat nila, sinasalangsang nila ang otoridad ng Diyos. Nakita natin yun sa verses 8 to 10. Yet in like manner, these people also. So tinutukoy niya yung mga taong binigyan niya ng halimbawa sa verses 5 to 7. At yung mga tao, sabi niya sa verse 4, for certain people have crept in unnoticed. Sila yung these people sa verse 8. These people also, relying on their dreams, defile the flesh, reject authority, and blaspheme the glorious ones. But when the archangel Michael, contending with the devil, was disputing about the body of Moses,
Yan, parang medyo mahirap intindihin. Papaliwanag ko po mamaya. He did not presume to pronounce a blasphemous judgment, but said, "The Lord rebuke you." But these people blaspheme all that they do not understand. And they are destroyed by all that they, like unreasoning animals, understand instinctively. So nung sinabi ni Jude, yet in like manner these people, tinutukoy niya ulit yung mga tao na crept in unnoticed sa verse 4. Ang sabi niya, they rely on their dreams. Na ibig po sabihin nun, sila, ang kanilang buhay, ang kanilang theology, ang kanilang kaisipan, ay nakasandig sa mga imagination nila. Sa mga akala nilang mga panaginip na may pangitain na galing sa langit. Mga supposed visions from God. Yan ang kanilang inaasahan. Yung mga vision na akala nila ay nagmumula sa Diyos. Mga panaginip, mga pamahiin, mga superstitious belief. Kasama yan lahat dito. At yun ang ginagamit nilang basihan ng kanilang otoridad sa kanilang buhay at sa kanilang pangangaral. So marinig nyo sila na sinasabing, "Nangusap sa akin ang Diyos at sa isang panaginip, sinabi niya sa akin na sabihin sa inyo." Nako, pag nakarinig po kayo ng ganyan, iiwasan nyo na po. Sabi sa Deuteronomy 13 verses 1 to 5, isang babala na binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Sabi niya, "If a prophet or a dreamer of dreams arises among you and gives you a sign or a wonder, and the sign or wonder that he tells you comes to pass, and if he says, 'Let us go after other gods which you have not known, and let us serve them,' you shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams. For the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. You shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments." Yun po ang ating otoridad. "And obey His voice, and you shall serve Him and hold fast to Him. But that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death because he has taught rebellion against the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt and redeemed you out of the house of slavery to make you leave the way in which the Lord your God commanded you to walk. So you shall purge the evil from your midst." Malinaw ang Old Testament na hindi tayo dapat nakikinig sa mga taong nagsasabi na sila ay may pangitain na bago, na wala sa Biblia, na galing sa Diyos, na sa kanila lang ipinangusap ng Diyos. Alam nyo, matagal na po akong Kristiyano, matagal na po akong pastor. Ayan po, pumuti na nga po ang buhok ko sa tagal ng aking pagiging pastor. Pero alam nyo mga kapatid, kahit minsan, hindi ko po naririnig ang tinig na galing sa langit. At wala pa po akong nakikita na vision. Ang kaisa-isang ng vision na aking nakita ay yung vision ng aking asawa. Nung siya'y nagpakita sa akin, "Oh, what a vision." No? Siya lang po yung vision. No? Wala na po ako ibang nakitang vision. Pero maraming tagapagturo ng Biblia, kiniklaim nila na sa araw-araw sila ay nakakakita ng bagong pangitain, bagong pangungusap ng Diyos na sa kanila lamang nagdadaan. Iiwasan niyo po. Bakit?
Sabi sa Zechariah 10:2, "For the household gods utter nonsense, and the diviners see lies. They tell false dreams and give empty consolation. Therefore, the people wander like sheep. They are afflicted for a lack of a shepherd." Yan po ang consequence. Ito pong nagre-rely sa dreams, ang kanilang buhay po ay ganito. They defile the flesh, they reject authority. Ito ay tumutukoy sa kanilang immoral at mahalay na pamumuhay na tinatalikuran ang otoridad ng Diyos sa kanilang buhay. They blaspheme the glorious one, sabi dito. Ang ibig sabihin nito ay sila na parang nakatatanggap ng mga bagong pangitain, mga mystical na experience tsaka visions. They blaspheme the glorious ones. Yung glorious ones dito po ay mga anghel, no? Mga heavenly beings. Kaya sila tinawag na the glorious ones kasi usually sa mga pagpapakita ng mga anghel or description ng mga anghel sa Biblia, sila ay malwalhati ang itsura. They blaspheme the glorious ones. Ibig sabihin, dahil ang akala nila, nakatatanggap sila ng mga pangitain din sila mismo, na sila mismo ay may karapatan na kumausap diretso sa mga makalangit na anghel. Hindi sila natatakot, hindi sila nagigimbal kung kanilang kausapin kuno ang mga espiritual na mga anghel. Ang tamang pangungusap sa mga glorious ones ay nasa verse 9. Ang sabi doon, ito ay illustration of the right treatment of spiritual beings. This is how you treat spiritual beings. Ngayon, siyempre, hindi naman po natin nasasalubong araw-araw ang mga spiritual beings. Kasi, kung meron po kayong nasasalubong na spiritual being na madalas, no? Eh, baka kailangan po magpatingin tayo, no? Hindi po ordinaryo at ang alam ko, hindi po dapat pangkaraniwan yung meron tayong nasasalubang na spiritual being. So ito pong example na to ay isang hyperbole, isang exaggeration. Kung sakasakali na makakasalamuhan ninyo ang isang anghel o di kaya ang isang demonyo, sabi dito, ganito ang tamang paraan. Si Michael, the archangel, makikita po natin ang pangalan niya sa Daniel chapter 10, sa Daniel chapter 12, sa Revelations 12. Ang archangel po ay parang general ng maraming anghel. Si Michael po ang isa sa ilang anghel na pinangalanan sa Biblia. Ang isa pang anghel ay si Gabriel. No? So at yung isa pang anghel of course na pinangalanan sa Biblia ay si Lucifer. No? Ayaw natin sa kanya. Si Michael kakampi natin. Sa Revelations 12:7, ang sabi doon, "Now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon." Si Satanas po 'yon. "And the dragon and his angels fought back." Pero si Michael po, ang pinagtatanggol niya ay tayo, mga saints. So ang sabi dito, he was contending with the devil, was disputing about the body of Moses. Hindi niyo po makikita yon sa kahit na anong passage ng Biblia. Marahil, ang death ni Moses ay recorded sa Deuteronomy 34:6.
Ang sabi doon, and he buried him, and he, ang Diyos, no, buried him in the valley in the land of Moab opposite Beth Peor, but no one knows the place of his burial to this day. So yun lang pong record natin ng kanyang pagkamatay. Ang tanging saksi ng pagkamatay ni Moises ay ang Diyos, at ang Diyos daw ang naglibing sa kanya. Itong kinekwento dito ay napapaloob sa isang apocryphal book. Hindi po siya kasama sa Old Testament, no? So hindi po siya inspired scripture. Pero it's a Jewish literature na kung minsan mga tradisyon ng mga Hudyo ang napapaloob. At ang isang kwento doon ay si Moises daw, nung siya'y namatay, ay nagtalo si Michael at ang demonyo at si Satanas. Kinukuha ni Satanas ang katawan ni Moises, hindi natin alam kung bakit, wala pong kwento sa ibang part ng scripture. Pero ang sabi ng mga Hudyo, sa ibang literature nila, kinukuha daw ni Satanas si Moises, ang kanyang katawan, sapagkat daw siya daw ay isang murderer. Tama naman po yun, di ba po merong pinaslang na Egyptian si Moises nung siya ay bata sa Egypt. Yung iba naman, ang sabi ng kwento ay gagamitin ni Satanas ang katawan ni Moses para malinlang ang mga Hudyo. Kaya siya ay tinulugsa ni Michael at inaway. Pero kahit na nasa tama si Michael at kahit na nasa mali ang demonyo, sabi dito, he did not presume to pronounce a blasphemous judgment. Ang sabi niya, the Lord rebuke you. Tumawag siya sa pangalan ng Panginoon at hinayaan niya ang Panginoon ang tumuligsa kay Satanas. Maraming mga false teacher, mga kapatid, na kiniklaim nila na meron silang otoridad na mangusap sa mga demonyo para palayasin. So maririnig niyo sila, I rebuke you, the demon of sickness. I rebuke you, the demon of lack of peace of mind. I rebuke you, the demon of worry. No? Parang may kausap silang mga fallen angels. Angels pa rin. Pero sa Biblia, si Michael mismo na archangel, hindi nang usap ng diretso kay Satanas. Sabi niya, ang Panginoon ang bahala sa iyo. So ang sabi niya, Lord, humingi siya ng rest back sa ating Panginoon. Mga kapatid, maraming lumalapit sa amin, nagtatanong, Pastor, pwede ko ba kayong tawagan kung merong nahalina ng masamang espiritu sa aming pamamahay? No? Sabi ko, pwede niyo naman akong tawagan, mananalangin po ako. Pero pwede niyo bang utusan na lumabas yung espiritu ngayon? Ay, hindi po. Hanggang panalangin lang po ako. Meron pong akong karanasan nung ako'y medyo bata pang pastor at mabilis pang tumakbo. No. Meron po akong karanasan na nakasalubong kami ng mga hinahalihan daw ng mga demonyo. Pero wala po akong lakas na loob na kausapin sila ng diretso dahil nakakatakot po. Ang ginawa lamang po namin, kami ay lumuhod, umawit ng mga imno, bumasa ng scripture, at nanalangin. At ang Panginoon po ang kumilos at ang tumuligsa sa kanila. Pero maraming nagsasabi at sila'y sumisikat na kami nakakakita ng mga pangitain mula sa Diyos at kami kaya namin kausapin ang mga demonyo. Mag-iingat po tayo doon. They blaspheme the authority of God. They blaspheme spiritual beings.
kanilang sinasalunga at sinasalangsang ang kadakilaan ng Diyos at ang kaluwalhatian ng mga espiritual na mga nilalang. Pangalawa, sila ay lumalakad sa paghihimagsik. Verse 11, tsaka verse 16. Woe to them, for they walked in the way of Cain and abandoned themselves for the sake of gain to Balaam's error and perished in Korah's rebellion. Siguro po yung mga pangalang yun, hindi pamilyar sa inyo. These are grumblers, malcontents, following their own sinful desires. They are loudmouthed boasters, showing favoritism to gain advantage. Tignan muna natin yung verse 11. No? Balikan natin yung verse 11. Kung pwede sa slide, balikan mo. Ayan. Woe to them. Ito ay isang deklarasyon ng paghukom ng Diyos sa kanila. Si Jude, ginamit niya ito. Saan kaya niya nakuha yung expression na woe to them? Well, malamang sa kanyang kuya, si Jesus. Bakit? Sa Matthew 23, kung bubuksan po ninyo ang inyong Biblia, sa Matthew 23, papakita ko po sa inyo kung saan nakuha ni Jude ganitong klaseng expression o deklarasyon ng paghuhukom. Sabi ni Jesus sa mga scribes and Pharisees, verse 13, "But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites." Verse 15, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites." Verse 16, "Woe to you, blind guides." At marami pa. Hindi ko na po babasahin lahat. Ito po ay isang deklarasyon ng paghuhukom ng Diyos. Ang mga gumagawa nito, yung mga apostate, ay judged na ng Diyos. Hindi nawawala sa paningin ng Diyos. Hindi nalilingid sa Kanya yung ginagawang kalokohan itong mga apostate. Yung mga taong nagpapanggap na Kristiyano, gumagamit ng Biblia, kung minsan nagsasalita pa mula sa isang pulpito ng isang simbahan, ngunit mga hungkag at hindi tunay na mananampalataya. Woe to them. Bakit? Sabi kasi dito, for they walked. Sila ay namuhay. For they walked in the way of Cain. Sino ba si Cain? Yung kuya ni Abel. Si Cain ang unang-unang ipinanganak sa buong mundo. He is the very firstborn sa buong history ng mankind. No? Ngunit ang kanyang buhay ay naging buhay ng paghihimagsik sa Diyos. Isang pinakita niya ang isang pagsamba sa Diyos na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Siya ang pangunahing proponent ng false religion, si Cain. Sa Genesis chapter 4, nag-umpisa ang chapter 4 ng Genesis sa kapanganakan ni Cain at kapanganakan ng kanyang kapatid na si Abel. Si Abel daw ay keeper of the sheep. Si Cain, a worker of the ground. Sabi sa verse 3, "In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground." Siya ay nagdala ng alay. So alam natin na noong panahon na yon, alam ni Cain, alam ni Abel, na kailangan nilang sumamba sa Diyos. At ang kanilang pananambahan ay ang pagdala ng alay. Malamang, ikinwento ni Adam and Eve sa kanila ang kanilang paghulog sa kasalanan. At kung papaano pinatay ng Diyos ang isang hayop upang kunin ang balat nito at takpan ang kanilang
kahubaran. Ganun po ang ginawa ng Diyos kay Adam and Eve. Datapot parang merong inalay na hayop. So ganun siguro ang tinuro nila sa magkapatid. Ganyan tayo makakalapit sa Diyos, mag-alay ng isang hayop, upang sa ating pag-aalay noon, matakpan ng dugo noon ang ating pagiging makasalanan. Yun po ay isang paglalarawan na ng gagawin ni Jesus sa krus. Nasa Genesis pa lang yun. Anong ginawa ni Cain? Ang kanyang inalay ay yung kanyang harvest na hindi siya pumatay ng hayop, hindi nagdanak ng dugo. Ang sabi sa Hebrews, without the remission, without the pouring of blood, there is no remission of sin. So, siguro merong ganung pangungusap ng Diyos sa kanila na hindi niya sinunod. Kaya yung kanyang pag-alay ay hindi naging katanggap-tanggap. So, sinubukan niyang manambahan sa Diyos ng kakaiba. Yung sarili niyang palo. Yung sarili niyang imahinasyon. Parang yung mga dreamer. So, hindi tinanggap ng Diyos. Nagalit siya. Nagalit siya sa Diyos. Nagalit siya sa kapatid niya na tinanggap ng Panginoon ang kanyang tamang pag-alay, isang hayop, nagdanak ng dugo, at inalay sa Panginoon. Sa galit niya, pinatay niya ang kanyang kapatid. Siya ang unang firstborn, siya rin ang unang murderer. Yun po ang the way of Cain. Yung way of false religion. Yung way of rebellion. Tapos sabi dito, they abandoned themselves for the sake of gain to Balaam's error. Mahaba pong kwento na to, Numbers 22 hanggang 25, hindi ko na po i-detalye, pero si Balaam po ay isang propeta na bulaan. Si Balaam po ay isang propeta na prophet for hire. No? Tirador po siya. Yan sa ating bagong lingwahe. Hinahire siya ni Balak na pinuno ng mga Moabites para bigyan ng curse ang nation of Israel. Sinubukan niyang gawin, nanalangin siya sa Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanya, ang pwede mo lamang sabihin ay yung sasabihin ko sa iyo. Ay yung sinabi ng Diyos sa kanya, puro blessing. So tatlong beses niyang sinubukan na i-curse ang nation of Israel, puro blessing ang lumabas sa kanyang bibig. Kaya nga siya frustrated, sinakyan niya yung kanyang donkey, naipit sila sa isang makipot na paraanan. Hindi niya alam, nakakakita na pala yung donkey niya ng imahe ng Panginoong Diyos. At pinapalo niya ng pinapalo ang kanyang asno hanggang sa nagsalita yung asno. Sabi niya, bakit mo ako pinapalo? Ay sumusunod naman ako sa iyo. Ang nakakatawa doon, di siyempre nakakatakot yung nagsalita yung asno mo, no? Di ba? Ewan ko, kami, gilong na gilong kami sa aming corgi na si Philip. No? Pero pag nagsalita si Philip sa amin, malamang tatakbo kami dalawa ni Bebet. No? Pero si Balaam, imbis na matakot, kinausap niya yung donkey. Sabi niya, hey, ayaw mo kasi kumilos. Bakit ba? Tapos biglang nagpakita sa kanya yung angel of the Lord. Kaya pala. Pero si Balaam in the end, sa Numbers 31:16, hindi niya ma-curse ang Israel, ang ginawa niya, tinukso niya ang Israel. At dahil doon, ang mga taga-Israel ay nangalo niya, nakiapid sa hindi nila kabaro, sa hindi nila kabayan, datapot sila ay nagkasa. At sila ay lumagay sa ilalim ng paghukom ng Diyos. Yun po ang ginawa ni Balaam. Ginawa niya yon para siya'y bayaran. So, yung pong the gain of Balaam's error ay yung ginagawa ng mga false prophet para sa pera. Para kumita ng pera. May mga false prophet po na ganyan. Makikita natin sila sapagkat
Importante sa kanila ang salapi, magara sila kung magbihis, ostentatious sila mamuhay, palaging bago ang sasakyan, palaging bago ang bahay. Marami pong ganyan ngayon. At laman ng kanilang mga worship service ay yung panawagan na kayo ay magbigay sa Panginoon, magbigay sa gawain ng Panginoon. Pero sila nang sila ang gumaganan siya sa kanilang paglilingkod. Mga kapatid, iiwasan natin sila. Perish in Korah's rebellion. Si Korah po at ang kanyang barkada na si Datam at si Abinu ay sa number 16, nagrebel against the authority of Moses and Aaron. Si Moses and Aaron ang itinalaga ng Diyos na mamuno sa Israel. Sabi ni Korah at ng kanyang mga kasama, kaya ko rin gawin yung ginagawa ni Moses. Ako naman ay tinawag din ng Panginoon. Naniniwala rin ako sa Diyos. Parang nakakarinig pa nga ako ng pangungusap ng Diyos. So siya ay nagrebelde. So nagkudeta sila. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon sa kudeta nila? No? Yung lupang kanilang kinatatayuan ay bumuka at nilamon sila lahat ng lupa. Ganyan ang tingin ng Diyos sa mga nagre-rebelde sa kanyang otoridad. So itong mga ito, lumalakad sa paghihimagsik. Si Cain, naghimagsik sa paraan ng tamang pananambahan. Si Balaam, naghimagsik dahil siya ay naging bayarang propeta. Si Korah, naghimagsik sa mga taong itinaguyod ng Diyos na mga leader ng bayan niya. Itong pattern ng rebellion na ito, sa verse 16, makikita sa kanilang pang-araw-araw na buhay, grumblers, palagi nagre-reklamo, ang baba na naman ang koleksyon natin this week. Ganyan ang mga false prophet. Malcontents, hindi na ako kontento, palaging may problema. Following their own sinful desires. Kung anong hilig ng katawan, yun ang sinusunod. They are foul-mouthed boasters. Mayabang. Showing favoritism to gain advantage. So yung mga nagpapa-brownie points, nagpapa-pogi sa mga miyembro ng church na mayaman, no? At nagpipreach ng ayon sa gusto nilang marinig, para sila ay magbigay ng magbigay, para sila naman ay humakot ng salapi. Meron pong ganitong mga false teacher. Iiwasan po natin sila. Pangatlo, sila ay nagbibigay ng hungkag na pangako. These are hidden reefs, verse 12. At your love feasts, and they feast with you without fear. Shepherds feeding themselves, waterless clouds, swept along by winds, fruitless trees, in late autumn, twice dead, uprooted, wild waves of the sea, casting up the foam of their own shame, wandering stars for whom the gloom of utter darkness has been reserved forever. Yung pong hidden reefs, yung mga coral reef na nasa ilalim ng dagat na hindi nyo nakikita, na kung minsan magdadive kayo tapos tatamaan nyo na lang, nakakasugat. Sapagkat sila ay nagtatago, ayaw nagpapakita, hindi nagpapahalata, kasi sila ay bulaang propeta. Pero makakapinsala sila sa inyong paglakad. Yung love feast po kasi nung araw, nung early days ng church, meron po silang parang potluck or ang tawag natin pot bless. Dahil hindi tayo naniniwala sa luck, no? So magdadala ang mga miyembro ng church, sila ay sama-samang kakain, pero may mga abusado, no? Na sila ang una sa pila. Dahil sa takaw nila, kakainin nila lahat yung mga nahuhuli, no? Palaging siguro salad na lang ang nakakain, no? Kaya po natigil yung practice ng love feast kasi inabuso. Pero itong mga ito, nagtatago, hidden reefs,
sila ay nakakasama sa fellowship ng mga tunay na Kristiyano. Sila ay nagpa-participate sa kanilang koinonia, sa kanilang pagkakaisa, pagko-communion bilang magkakapatid sa pananampalataya. They are without fear. Shepherds feeding themselves. Ang shepherd po, ang finifeed ay ang tupa. Ito hindi. Kinukuha yung kakainin ng tupa at kakainin nila. Parang ito yung dalawang anak ni Eli sa 1 Samuel. Si Hophni at si Phinehas. Ninanakawan nila ng choice parts ng offering ang mga nag-aalay para sila ang kumain. Waterless clouds. Alam niyo yung ulap na parang, uy, ang init-init, sana naman umulan. Tapos inaabangan nyo, pumatak ang ulan, pero yung ulap na parang wagiswis lang sa langit na nandyan ngayon, maya-maya, wala na. Kasi walang tubig, walang ulan na dala, nadadala lang ng hangin, swept along by winds. Fruitless trees in late August. Sa Middle East po, marami pong puno na namumunga ng late August. Pero itong mga ito, walang prutas, walang bulaklak, walang dahon, walang buhay, walang ugat, twice dead. Kasi patay na, wala nang ang prutas, wala nang ang dahon, wala pang ugat, uprooted. Waves of the sea. Paalo-nalo lang sila kung anong usong doktrina, yun ang ipinapangaral. Kung anong usong style of worship, yun ang inuuso. Para lang mas marami silang mahakot na tao, para mas malaki ang koleksyon, para mas malaki ang ganansa nila sa kanilang kasakiman. Ang lahat ng ito ay description ng mga taong walang dalang tunay na pangako. Waterless clouds, fruitless trees, uprooted, wild waves of the sea, wandering stars. Ang stars po, hindi nagwa-wander. Kaya nga po, pag nag-navigate kayo sa dagat, ang timon ay yung star. Bawa, North Star. Kasi hindi po gumagalaw yun eh. Pag ang star po, gumagalaw, shooting star. Pag shooting star po, hindi nyo dapat gagamitin yon para sa direksyon ng inyong bapor. Kasi kayo maliligaw. Ganon ang mga bulaang propeta. Sila ay parang shooting star, maningning. Between walang ningning. No? Yung mga nakakaalala nung title ng pelikula na yung mga kasing edad ko. No? Between walang ningning, pero saglit lang. Tapos nawawala na, nilalamon na ng kadiliman. Yun ang kanilang destiny, whom the gloom of utter darkness has been reserved forever. Sila ay gumagawa ng mga pangako na hungkag, walang laman, hindi nakabase sa katotohanan ng Biblia. Sila ay gumagawa ng ministeryo na hindi nagbibigay ng kahit na anong spiritual benefit sa mga sumusunod sa kanila, sapagkat ginagawa lang nila ito for personal gain. Sila ay nangangako ng spiritual refreshment, but they are waterless clouds. Wala silang dinibigay na refreshment sapagkat wala silang tinuturo na may eternal value. Nagko-quote sila ng scripture pero hindi nila nginunguya ang scripture. Ginagamit lamang nilang pag-umpisa ng sermon pero iba na ang topic. Ganyan po ang mga bulaang propeta. Huli sa lahat, sila ay tiyak na hahatulan. Verses 14 to 15. It was also about these that Enoch the seventh from Adam prophesied, saying, "Behold, the Lord comes with 10,000s of his holy ones to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly way
and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against him. Napakaraming ungodly sa kanila. Ang kanilang pamumuhay ay ungodly, ang kanilang doktrina ay ungodly, ang kanilang pagtuturo ay ungodly. Ang ibig po sabihin ng ungodly ay laban sa Diyos. Labag sa Diyos. Tumutuligsa sa Diyos. Yun po ang ungodly. Tiyak ang kanilang kahatulan. Sino ang nagsabi? Ang kinote ni Jude dito, si Enoch. Si Enoch po, sa Genesis 5:24, mababasa natin, Enoch walked with God, and he was not, or he was no more. For God took him. So, namumuhay siya, sabi sa previous verse, Enoch walked with God after he fathered Methuselah 300 years and had sons and daughters. Thus, all the days of Enoch were 365 years. Of the 365 years, 300 years he walked with God. Ang ibig sabihin po noon, nabuhay siya ayon sa kagalakan ng Diyos, ayon sa katotohanan ng Diyos, ayon sa kapurihan ng Diyos. So much so that he walked with God, sabi sa verse 24, and he was not. Bigla na lamang siyang nag-walk, papasok sa langit. Ito ang unang record ng isang tao na hindi namatay sa Biblia. He is seventh from Adam, sabi dito. Pag tinignan nyo nga yung genealogy sa Genesis 5, si Enoch nga ay seventh generation from Adam. So, totoo itong kinu-quote ni Jude. Pero may kinu-quote siya na prophecy. Ang quote na ito actually ay nasa 1 Enoch 7:1. Huwag nyo nga hanapin sa Bible nyo kasi wala po sa Bible natin yan. Yan po ay extra-biblical literature ng mga Jews. Pero kanilang ginagalang sapagkat wala namang sinasabing kamalian. Pero hindi lahat ay inspired word. Kaya hindi na kasama sa Biblia. Pero sa 1 Enoch, ito po ang quote. Yung quote naman niya ay hindi labag sa sinasabi ng Biblia. Behold, the Lord comes with 10,000s of His holy ones to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds of ungodliness. Behold, sabi niya, sinabi rin yun ng ating Panginoon sa Matthew 25:31. When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. Sinabi din ito sa Mark chapter 8. Sinabi din ito sa Revelations 19:14. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him on white horses. Ito ang record ng second coming ni Jesus. So, hindi siya salungat sa scripture. Ang sinasabi lang ni Enoch dito, itong mga bulang propetang ito, itong mga ulap na walang tubig, itong mga puno na walang bunga, na walang ugat, patay, itong mga bulaang propeta na ito na tumutuligsa sa otoridad ng Diyos, lumalakad na may paghihimagsik sa kanilang buhay, sila ay daranas ng kahatulan. Nagbigay nga siya ng tatlong halimbawa ng kahatulan, di ba? Sa 5, 6, and 7 last week. Kaya sabi niya, tiyak na sila ay hahatulan. Ang importanteng makita natin dito ay ang sovereign plan ng ating Panginoon. Siya ay babalik, hahatulan niya ang lahat kasama tayo. Pero tayo, tayong mga nananampalataya sa Kanya ngayon, ang ating paniwala at ang sinasabi ng Biblia, tayo ay kukunin niya sa rapture, tayo ay kasama niya. So yung sinasabi dito na the Lord comes with 10,000s of His holy ones. Ang sabi ng iba dito, marahil ito yung mga anghel. Pero marahil din po kasi sinabi sa 2 Thessalonians 5 na kasama dito ang mga hinirang niya. Tayo po yun.
Ako doon ako naniniwala na pagbabalik ni Kristo, kasama ako doon sa army. No? Meron akong isang puting kabayo din at hindi po ako marunong sumakay ng kabayo. Pero malamang, pagdating po ng panahon na yon, magaling na po akong mga bayo. At kasama ako ni Kristo, kasama ng kanyang binanal, kasama ng kanyang banal na anghel, at i-execute niya ang judgment sa buong mundo. Ang kanilang kahatulan ay tiyak, huwag po tayong matakot sa kanila. Huwag po tayong mangamba. Kailangan po natin silang iwasan. By the way, hindi nila kayang agawin ang ating pananampalataya. Hindi nila kayang alisin ang ating kaligtasan. Ito po ang hamon sa atin ni Jude. Merong mga nagtuturo. Nilarawan na ni Jude dito ang detalyadong pamumuhay at pagkilos ng mga bulaang propeta na ito na darating sa mga huling araw na siyang magiging kalaban natin sa pakikipaglaban natin para sa katotohanan. Sinasalungat nila ang Diyos, sila ay lumalakad sa pag-iimagsik, sila ay nagbibigay ng hukag na pangako, sila ay tiyak na mahahatulan. Ito yung mga taong nagkiklaim na sila ay mayroong mystical experiences. Ito yung mga taong kuminsan ay diretso nakikipag-usap sa mga demonyo, akala nila sila ay mayroong kapangyarihan na ganun. Ito yung mga taong mayroong isang gospel na mali, isang gospel of health and wealth, material prosperity, na magbigay lamang kayo, kayo ay pupunta sa langit. Ito yung mga taong yun. Ito yung mga nangangako na hindi kayo maaaring magkasakit kung kayo ay Kristiyano, hindi kayo maaaring maging pulubi, hindi kayo maaaring maghirap. Wala pong ganyan sinabi ang Biblia. Sila po ay waterless clouds. Walang pangako na totoo. Marami na po sila ngayon. Naglipa na po. Mag-iingat po tayo. Kailangan natin silang iwasan, ngunit hindi natin dapat katakutan. Ang kanilang kahihinatnan ay pagkasira at ang kanilang katulan ay tiyak. Tayo nga ay nasa isang pakikipaglaban para sa katotohanan, ngunit tayo ay nasa panig ng panalo. Panalo na po tayo, mga kapatid. We are on the winning side. Hindi na po tayo matatalo. Ang kalaban natin naghahanap na lang ng damay, huwag nating payagan na siya ay magdagumpay. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong mensahe sa amin. Sa hapong ito, kayo po ang mangusap sa aming mga kalooban, O Diyos. Gawin niyo kaming mapagbantay sa mga bagay na aming pinakikinggan, binabasa, pinapanood, sinusundan. Lalo na sa panahon ngayon na napakabilis ng social media at napakalaganap ng mga kabulaanan, Panginoon, patungkol sa iyo. Nawa, Panginoon, kami ay laging sumandig sa iyong banal na kasulatan kung saan ang katotohanan ay naroroon. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.